Hello mga bay, welcome to my channel. Andito na naman po ang inyong bayan ng bayan, pwede niyo po maging tambayan. Shout out muna tayo po kay Sampitz, the Hobby Barber ng Vienna, Austria, kay Calle Barbero, kay Maestro Gupetero, kay Don Robert Vlog ng New Zealand, Dennis 12 Barber TV, Friend Brusino Music, Erwin Lumagbas ng Thumbs Up Barbershop, Conch Rivera, Janelle Kayasan, Gerald Ayo, kay Samsam, Monel Kagyas ng Tam Tam's Barbershop, kay Bernard Casiber, kay Ma'am Yusha Kim ng GRMG Salon, at kay RJ the Barber. Ngayong araw na ito, gagawa po tayo ng faux hawks for kids medium length. So, section muna natin yung buhok niya. Actually, tinanong naman natin ng magulang ng ating customer kung saan nagpakita sila ng picture na siyang ating gagayahan. So, yun ang susundin natin sapagkat may pinakita na silang picture. Mas madali na sa atin ma-visualize, so mas madali natin makita kung ano yung maging outcome at kung ano yung style na gusto or kalalabasan ng gawa natin. Basta importante, masunod natin yung gusto ng ating mga customer. May pinakita silang picture gaya nito. So, kailangan sundin natin. So, yung sa gilid, hindi gaano kasad-sad o hindi gaano maikse. Sapagkat yung sa picture, gustong-gusto kasi ng magulang na ganun talaga. So, kailangan natin sundin. Sapagkat hindi naman lahat ng customer, kailangan sad-sad yung gilid na igugupit natin. Dahil hindi naman lahat ng ulo or yung style is magiging bagay sa kanya. So dito nag-adjust lang ako para maiwasan kong hindi masyadong maiksian yung gilid. So nag-scissor over comb lang ako para matansya ko lang yung haba na kailangan nating ma-create. Sapagkat pag gumamit ako ng clipper over comb, baka mas masyadong maiksian ko naman. Kailangan control lang. Marami kasing version ng faux hawks mga bay. Merong medium length, long version, at yung short version. Pero kung hindi nyo masyadong maintindihan yung explanation na gusto ng ating mga customer, pwede po kayo manghingi sa kanila ng picture na siyang gagayahan natin. Huwag ho kayong manghingi ng picture para at least ma-visualize natin or ninyo na kung saan magtutugma yung style na gupit ng nasa isip ng customer at yung nasa isip ng ang manggugupit. So, kailangan magtutugma po yun para at least makuha natin yung satisfaction ng customer. So, nilagyan ko muna siya ng line up para mas makita natin yung detalye or yung linis ng gilid. Kung yung iba nagtatanong kung hindi ba mahirap na gupitan na meron siyang mask, hindi naman po kasi rubber naman yung strap ng mask na ginamit ng ating customer. So, madali lang naman i-adjust. Tsaka, kailangan natin irespeto yung
kagustuhan ng magulang na kung pwede daw na hindi nilang tanggalin yung mask, okay. Sabi ko naman, okay lang po, kaya kong mag-adjust. So, kailangan din natin maging flexible. So, inugasan ko muna siya mga bayan sapagkat medyo oily kasi ang buhok ng bata. At hindi daw kasi siya nag-wash. Ika nga na sabi ng magulang, kailangan nating hugasan. At least medyo malinis naman pagkatapos. At the same time, medyo matanggal din natin yung mga maliliit na buhok na kung saan medyo madikit pa rin yun sa ating anit pagkatapos nating gupitan. Pero kung halimbawa, mag-request naman ang customer na hindi na magpahugas, okay lang. Kasi minsan yung iba kasi, after nilang magpagupit, gusto nila sa bahay na lang sila maghugas or maligo para siguradong tanggal. So ngayon, i-blower na natin siya para hindi lang basta matuyo. Kundi na rin makuha natin yung spiky na gusto natin kasi fox kasi yung style na pinakita ng ating customer, ng magulang ng ating customer. So ngayon lalagyan natin siya ng styling product para ma-emphasize natin yung faux hawks na style na gustong ma-achieve ng ating customer. Gumamit ako ng suklay na kung saan malalaki yung ngipin para at least makuha ko yung linis ng pagka-spiky niya. So yun lang po mga bay, yan po ang ating finished product. Sa muli po, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit po ang notification bell button para maging updated po kayo sa mga futures video natin. Maraming salamat po.